Hello guys! Welcome back to my channel. So ngayong gabi guys, ngayon ay November 8. Ngayong gabi ay magluluto tayo guys ng ginataang coco crab. Yes! It's a coco crab. Ayan. Ayan guys. Ang itsura ng coco crab sa ilalim ay ganito. Ito ay boiled na to guys. Boiled coco crabs. O diba guys? Ayan siya. Boiled coco crabs. Ano to eh? Ito ay babae. Meron siyang itlog. Tapos ito rin naman ay pareho silang babae. Ayan. Ito yung kanilang baby. Maliit. Ayan. Mother baby. Ayan guys. Tatlong coco crabs. Balak ko siyang hatiin sa gitna. Pero hindi ko alam. Hindi ako kabisado kasi mag-ano katigas. Pero hiyaan ko lang muna. So meron tayong mga ingredients. Ito ang ating... Of course, ang ating lemongrass, fresh from my garden. Tapos, itong onion, ginger, sangkaterbang kamatis. Ito ang ating garlic at saka green chilies. Tapos, ito naman yung ating moringa leaves. Ang ating gata. Ito yung unang gata, guys. At meron din tayong sa panggata. O diba? Ang dami nating gata. O diba? Dalawa. Baka hindi ka ubusin yung... Ay, ito pala yung unang gata. Ito yung pangalawang gata. So, ayan guys. This coco crabs is from Zamboanga. Zamboanga. It's located in Mindanao, guys. Philippines. Of course. Ayan. Coco crabs. It's the coco. Not the nut, but it's the coco crab. Ayan. So, ito yung mga... Ano niya? Okay guys, let's get started! Ay siya nga pala, kung bago ka pa lang sa channel ko, maaari bang mag-subscribe? Okay, like muna, comment, and then subscribe. Hit mo na rin guys yung notification bell para updated kayo sa aking mga upcoming video or mga vlogs. Ayan guys, so ano pang hinihintay natin? Tayo ay mag-start na. Okay, sa pagkakataong ito ay ating igisa ang ating mga ingredients with the golden wooden sandok. Igisa natin yung ating ginger. Siyempre guys, pangpatanggal lang sa ito. Isunod natin kaagad ang ating sibuyas. Ayan, sangkutsa lang. Kunting-kunti lang yung mantika. Tapos yung ating bawang. Ayan. Sangkutsa lang natin guys ha. Ayan. Yung ating kamatis. Ayan. Siyempre, ilagay na natin kaagad ang ating lemongrass. Ayan, sangkutsa lang natin ng konti. At lalagyan natin sa siyempre ng asin. Ayan. Sige na siguro yan. Ayan guys. Ilagay na natin ang ating ayan. So pakuluin lang natin ng konti guys. Pakuluin natin ng konti ang ating mga ingredients. Ayan, so ayun guys, habang pinakulo natin ay pakita ko sa inyo yung aking biniak ko na siya. Ayan oh. Ayan, di ba? Biniak ko siya sa gitna para naman hindi mahirap kainin. Nakabiak na siya sa gitna, guys. Ang laman pala niya ay nandito banda sa kanyang parang akala mo ulo, pero yun pala yung katawan niya. Ayan, oh. Yung buntot niya, parang wala namang laman. Ayun, may itlog pa siya, oh. Sayang din, oh. May itlog pa. Ayan, so biniak ko siya ng gitna. Ayan, so coco crab from Zamboanga.
Tingnan natin kung kumulo na. O, ayan. Kumulo na yung ating gata. Napansin nyo, guys, lahat ng mga niluto ko yata ngayong itong lately is mga nakagata, no? Napansin nyo ba? Napansin ko rin. Ayan. Tapos, ilagay na natin yung ating sili para may kunting anghang. So, ayan, pakuluan lang natin. Tapos, ilagay na natin ang ating coco crab. Isa-isahin natin. Ito, mag-inati ko na. Ayun, oh, ano siya. Malaman. Ang ginawa nito, guys, papunta sa, ano, dito sa Maynila. Sabihin ko sana ang ginawa nito papunta sa Pilipinas. Ano siya? Naka-boil na siya, pre-boiled na siya galing sa Sambuanga. Siguro nga kasi kapag, ano, kapag buhay, kapag buhay siya, baka mamatay along the way. Hindi. Kapag buhay siya, habang nagbabiyahe, may stress, mamamatay din siya. So, para hindi na madisgrasya na hindi maluto or hindi mapakinabangan kasi nga, kung nangamoy o mamatay, o masira, ma-spoil ang kanyang body and soul, is, inano siya, is, boiled na. Yan, pinakuluan na talaga siya. Bago nilagay siya sa ice chest at saka dinala sa airplane. O diba guys, ang mga crabs, ang mga coco crabs ito ay sumakay pa ng eroplano. Yan, may kakaiba sa kanya. Namasahi pa to sa eroplano guys. Ayan, sumakay pa siya ng airplane, sumakay pa ng jeep. Tapos sinundo pa. O diba, nakakatuwa ang crabs. Ayan, pinakuluan na natin. Tapos ang gulay lang na ilagay natin dito ay ang ating malunggay. Ito naman ay very fresh, freshly picked malunggay. Tapos yung aking tanglad naman, aking lemongrass ay freshly picked din yan sa aking paso garden. Ayan, o diba guys? Ayan. So, ayan na. Pakuluin lang natin ha. Pakuluin natin ng husto talaga bago tikman natin ulit. Pero nilagyan ko na siya ng asin. Ayan na guys, ang ating coco crab. It's the coco but not a nut. It's the crab. Ayan. This is the coconut. Ayan, meron siyang new plant. Pero hindi na siya magiging coconut tree. And this is the coco crab. Coconut and coco crab. Ayan guys, buksan na natin yung ating pinakuluan. Ayan na guys. Diba guys, ang sarap. Kailangan pakuluan siyang mabuti kasi galing pa to sa freezer. Hindi ko na sana hatiin. Sabi ko, parang hirap yata kain pag hindi nahati. Yan. So, okay naman siya. Nahati naman siya. Nahati ko siyang mapayapa. Yung kanyang sipit, oh, flat lang. Malakas yan. Kaya niyang, kaya tinatawag yan na coco crab dahil ang kinakain niya is coconut. Mahilig siya kumain ng coconut. Ganyan lang yung sipit niya, guys. Pero ang lakas yan, makabutas ng nyug. Yan, malakas yan. Yung paborito niyang pagkain ay coconut. Kaya nilang basagin yung coconut. Ano pa to? Mas matibay pa ang sipit nito kaysa sa daga. Kasi ang daga, di ba, kumakain din ng coconut. Yan na siya. So, pakuluin natin mabuti para yung lamig ng katawan niya is maalis talaga. Kasi nga, galing yan sa freezer. Dagdagan pati ng konti. So, sabaw pa lang nito, guys, masarap na. Very masarap. Masarap. Nagkukulay orange yung kanyang taba at saka yung kamatis natin.
Ayan. And then, i-mix-mix na natin guys ang ating moringa leaves. Ayan. Dapat meron pa tong ano eh, yung kalabasa, pero wala na. Wala akong time bumili. Talagang nag-effort lang ako na lutuin to ngayon. Kasi bukas ng umaga is Thursday. Di ba guys, ang sarap. Coco crabs. Ano ta, very rare ito dito sa ano, wala akong mabibili sa palengke. Ang mga coco crabs pagdating sa Maynila, diretso na yan sa mga restaurant. Wala na sa palengke. Ayan. Ayan. So, ayan guys. Shout out sa lahat ng aking mga channel members. Meron akong 30 na channel members ngayon. Salamat sa inyong pagtitiwala sa akin ha, sa suporta. Ayan sila, Artisan Art, si Beans Boy, Nilda Basilio, Philippine Island Adventure, The Harshas, Simply Me Vlogs, Joey Life TV, si Madam June Hensley, si Ray Dizon, ayan. Sino pa bang iba? Si Mice Vlog, si Ikim Rasalas. Yan yung aking mga dating mga kaibigan na yan, guys. And very supportive. Ayan. Si Beans Boy. Nabanggit ko na si Beans Boy mo. Si Snilda Basilio. Mega love shout out sa'yo, si Snilda. Yan, si Snilda Cooking Channel din yan. Ayan, ang aking mga channel members. Ang pinakamatagal doon sa lahat guys, si Artisan Art. At saka si Philippine Island Adventure, yan sila, Ikim, Rasalas, Mice Vlog, The Harshas, matagal na rin. Tikman natin guys anong lasa ha. Tama lang. Lagyan din ng kunti pang asin. Kunti. Sobrang punti, ino. Naglagay pa ng asin. Ayan. So, kulong-kulong na siya. Guys, tinan nyo. Nagkukulay orange yung gata. Kasi ito yung kanyang, ano, yung kanyang aligi. Yan. Aligi ang tawag ng taba ng crabs. Mga crabs, coco crabs, aligi ang tawag. Ayan. So, masarap na siya guys. O diba? Shout out sa nagbigay sa akin ng crabs, coco crabs. Salamat sa pagbahagi sa iyong blessings. Ayan. Ayan, coco crabs with ano na, moringa na ito. Tikman natin ulit ha. Ayan, tamang-tama na yung lasa guys. Hindi natin masyadong pagkaalatan kasi mahirap kapag maalat na hindi natin mabawi yung ano. Mahirap bawiin yung lasa. Ayan na guys. O diba napakasarap niya na. Meron akong chili paste kaso ayokong lagyan kasi baka umanghang na ba kasi meron na yung luya at saka green and chili. Kasi daw maanghang kasi ito eh. Chili paste. So okay na siguro yan. Hindi ko nadagdagan. Mahirap. Baka hindi naman mag-enjoy silang kumain dahil maanghang. Ayan na. Nakakulo na ang ating coco crab. Tikman natin ulit. Yung laman niya guys, andito pala sa ano, kala mo ulo. Nandiyan na pala, nagka-combine na yung laman at saka ay ulo niya at saka ano, yung katawan. Pero pinakakatawan na pala, yung buntot, wala talagang laman yung buntot. Parang nandoon yung mga gills niya, ayan yung buntot niya, oh.
andun yung mga gills niya. Parang baliktad siya doon sa crabs na regular. Kasi ang gills ng crab na regular sa harapan. Ito, ang pinakahasam niya nasa likuran, sa buntok. Yan, very unique. Ang alam ko sa Bicol, merong ano, sa Bicol meron din coco crabs. Pero ito ay sa Sambuanga. So ito yung pinaka ano nila doon. Marami. Maraming coco crabs. Ano kasi yan eh, depende din sa lugar ng kung saan sila lumaki. Ayan, tamang-tama na yung lasa, guys. Tama na yung anghang na, hindi na ako maglagay ng chili paste kasi umanghang na yung ano niya, yung kanyang luya at saka yung green chilies. Tapos meron pa tayong lemongrass. Yan. So magtanim kayo, guys, sa mga bakuran nyo, sa mga, kahit mga paso lang. Pag dito sa atin sa Manila, wala tayong lupa. Sa paso, pwede. Tapos yung kangkong, mga kangkong ko, nilagay ko lang din siya sa parang hydroponic. Basta yun yung my, that's my own version of hydroponics. Nilagay ko siya sa bote na walang butas, tubig lang. Okay, takpan na natin, guys, at okay na yung ating niluto. Okay, so yun na. Ayan, guys, palakpak. Okay na yan. Very good na, masarap na yan. Patayin na natin yung ating apoy. Pero bago natin patayin, mag-close up tayo ng... Ayan, coco crabs with moringa leaves. Ayan, guys, tapos na ang ating coco crabs with moringa leaves. Maraming salamat. Thank you so much. Okay, so para sa ating katanungan sa video ito, number one, saan nanggagaling ang mga coco crabs? Number two, ano ang prosesong ginawa bago ito isinakay sa eroplano? Number three, ano yung spices na nanggagaling sa aking garden, sa aking paso garden? Sagot na, guys! Isulat ang inyong kasagutan doon sa comment section right after ng ating premiere. Thank you so much, at ito ang aking mga channel members. Maraming salamat sa inyong lahat and congratulations sa mga mananalo. Isa lang pala ang manalo, guys, and 50 pesos GCash or Super Thanks. Thank you so much, guys. Maraming salamat sa inyong lahat at shout out sa lahat ng aking mga channel members. Ayan, naka-flash ang kanilang mga channels. Have a great day. Bye!